Good morning, everyone. Welcome to Vlogmas Day 21. Sama pa rin yung pakiramdam ni Jeff, pero umamon na siya kasi ngayon yung first day na magtitinda sila ng buko. Yung business kasi nila, Jeff, supplier sila ng buko sa iba't ibang lugar. May mga truck sila, tapos ayun, sila yung nagsusupply. Tapos si Jeff, nag-decide siya na magtinda ngayong padating na Christmas. Kasi nga, di ba maraming mga gumagawa ng mga buko salad or yung mga fruit salads na kailangan ng ganun. Medyo malaki yung kinikita pag ganyan na may okasyon na darating kasi marami talagang bumibili. Mamaya pupunta ako doon, papakita ko sa inyo yung mga binibenta nila, Jeff, na buko. Nilagay kasi nila doon sa garahe nila, mother. Doon talaga sila nagtitinda. Pupunta ako doon para kunin na rin si Kader. Tapos papakita ko na nga yung mga bibentang buko. Pupunta na ako doon sa bahay nila, Jeff. Papakita ko sa inyo yung mga bibenta nila na buko. Ito yung mga buko. Oo, ang dami. Napuno yung garahe nila. Ano? Nila mama. Ganun si Jeff. Matutulog na siya niyan maya-maya. Siliguan ko na para makatulog na. What's that? Ah! Play natin, ha? Okay. Oh, look! Dali! Wow! Yes. What does that mean? Yay! Very good. Okay, next. Nose. Where's your nose? There. Where's your nose? There. Galing naman ng baby. Bibilang ako ng barya. Ang sukli ni Jeff. Ayan siya. Si Makulit. Ito naman mga to. Kita sa piso neto. Ayan sila. Bibilang ako ng 500. Ito guys, ang ulam namin today. Ito yung version ko ng sarsyado. Ayan. Ayoko kasing nilalagay yung tilapia talaga. Yung isa pagsasamahin sila. Kasi lumalambot yung tilapia. Eh, gusto ko malutong sila. Wala na rin magawa si Jeff eh, kasi gusto ko ganyan. Sabi naman niya, okay lang naman din na ganyan. Ayan. Tatlo yung plato kasi nandito din si Achimbe. Ayan. Bago kasi mag-Christmas para malinis yung bahay. Kain na tayo! Oh.
Hi guys, itsura ko, tingnan niyo. Ako bantay ngayon, umalis si Jeff. Ano, may bibilin daw sila. Yan, ako yung nagsusukli. Pero saglit lang naman daw sila. Sinama niya rin si Kader. Siyempre, hindi ko mababantayan ng maayos kung ako yung nagsusukli pag may bumibili. Umuulan dito sa amin. Mag-i-edit lang muna ako habang walang ginagawa dito. Kapag walang bumibili. Dito ako sa loob ng bahay. Si Joy lang andito. Andito na ako sa bahay. Wala pa si Jeff eh. Eh kaso gabi na, kaya umuwi na rin si Kuya, yung tagabalat ni Jeff nung buko. Tapos naiwan dun yung kapatid lang niyang bunso. Naputol yung kuko ko. Nakakainis. Hindi ko alam gagawin ko, kung ibabalik ko siya dun para ayusin nila ulit. Hayaan na. Tingnan ko na lang anong magagawa ko para hindi siya masira ng tuloy. A few moments later. Natuluyan ang maputol yung kuko ko. Ayan, oh. Ang chaka nails. Hayaan na. Wala nang magagawa. Sayang. Ang haba kasi. Kaya yun, extra kulit ni Kader ngayon. Pagdating nila, anong oras na? 8 o'clock na yata. Wala, hindi pa rin siya talaga tulog. Tapos, hindi pa kami kumakain ni Jeff. Nung kakain kami, dilagay ko na siya sa crib para matulog na. Wala, laro lang siya ng laro. Sobrang kulit niya talaga today. Ewan ko siguro dahil nag-iiba na naman yung sleep schedule niya or something parang ganun. Kasi na-experience ko yan eh, yung ilang beses na okay na yung pagtulog niya, hindi na siya ganun kakulit. Ilalagay ko lang siya sa crib, matutulog na. Then kapag akala ko na, oh, sanay na siya na ganun na, ayun na naman, nag-iiba na naman. Biglang ayaw niya naman yung matulog, tapos nag-iiba yung oras. Kaya ayan siya, sobrang kulit na naman. Pero ngayon, ano, nandun na siya sa room. Nagpapaantok na siya. Hopefully, matulog na siya soon. Kaya hinahayaan ko siya na ano eh, para matuto siyang matulog mag-isa. Para yung sa madaling araw, pag nagising siya, kaya niyang mag-sleep mag-isa pa rin. Ganun. Marami rin akong nabasang ganun eh, na dapat maging matutong maging independent yung bata pagdating sa pagtulog na ganun. Anyway, katabi ko rin naman siya, yung crib niya. Dinidikit namin dun sa kama para at least pag kailangan niya ng milk or pag umiyak, nagising, or kahit minsan gumalaw lang siya. Nagigising na ako eh. Kaya ayun. So, andito na si Jeff. Masakit pa rin yung pakiramdam niya. Kaya kailangan niya ulit uminom ng gamot. So, yun muna guys sa vlog natin for today. Bukas, magkita-kita na naman ulit tayo. Bye-bye.